sa ating pong pag-aaral sa mga salita ng Panginoon. At sa hapong ito ay aming ding pinasalamatan ang ating pong punong barangay, Honorable Alvin Opley, at ang BPAC Chief Barangay Pest Keeper, si Jomar Mahopen, at sa kanyang mga kasamahan, at gayon din ang kumakatawan sa public safety, no? Ang puso, at sa lahat na narito, sa lahat na ikinig, tayo po'y mag-aral sa mga salita ng Panginoon. Kaya bago pa tayo dadako, magsisimula ang ating pong sequence ng ating pong programa, ang opening prayer, ang inyo pong lingkod, at ang magandog ng awit, papuri sa Panginoon, ang ating pong kasama, Evangelist Jameson Beltran, at ang tagapagsalita sa hapong ito, sa katawan po ni Jose Peregrina. So, aking pong nabanggit ay siya po sunod-sunod ng mga kanan. Kaya tayo po ay makinig sa awit, handog, inaihandog sa ating kapatid, Brother Jameson. Thank you.
Tayo po ay manalangin. Mapagmahal namin Diyos, uli po aming Ama, itinatas namin ang papuri ng pagsalamat ko sa iyo Ama sa hapong ito na kami ay muli magbabahagi ng iyong mga banal na salita. Dakila namin Diyos, tunay na itong iyong nais ang ipabalita ang katotohanan sa banal na aklat, ang Biblia. Kami po ay lumalapit sa iyo, Ama. Patuloy na dinadalangin na sana po ang bawat isa sa amin mabuksan ang puso't isipan, tanggapin ang iyong mga banal na salita upang sa naralapit na pagdating ng aming Panginoong Jesus, kami po'y handa na, Ama, magdang kalukunin siya dakilang ng Diyos upang manahin namin ang iyong mga pangakong buhay na walang hanggan. Aming Amang Banal, pakalinisin po ang aming mga puso upang maging karapat dapat kami ng mga lingkod. Dakilang ng Diyos, ito po ang aming magbiling ang aming pumatanang at natas namin palagi sa iyo, Ama. Sa pangalan po ng aming dakilang mani ng Diyos, ang aming pong Panginoong Jesus. Amen. Salamat po kapatid na bibig sa pag-aalay ng panalangin sa ating tunay at buhay na Diyos. Salamat at tayo pinagkalooban ng panahon na makapag-aral muli ng kanya pong mga banal na salita. At napakalagang bagay po yung ating pag-aaralan. Noong nakaraang pag-aaral po natin kahapon, ay ito po yung kasunod na may pinamagatan pong no time for God and what if God has no time for you? What happened to you? Yan po yung napakalagang bagay na ating pong pag-aaralan. Mahal na mahal na mga kapatid ko at mga kaibigan. Kung tayo walang panahon sa ating Panginoong Diyos, paano na kung ang Panginoong Diyos natin ay wala ng panahon para sa atin? Yun po yung pinakamalaking katanungan, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong pag-aaralan ngayon. Saan po tayo nakalagay ngayon? Busy-busy ang tao. Paroot pa ito ang lahat na kanyang ginanap. Alam niyo po, mga kapatid, ang ating pong Panginoong Diyos ay napakabuti. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoong Diyos. Subalit, ang tao, ang mundo ito, ay sumasama. Yan po ang kalagayan ng mundo ito. Bakit walang panahon sa Diyos? Atin pong basahin ang sinasabi po ng pangaral ni Job sa kanya pong sulat sa Job 21, 14 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Hindi namin dinanasa na ang iyong mga lakad ay aming alamin. Pansin ninyo, mga kapatid, Diyos na ang nagsasabi. Sinasabihan niya ang Diyos na lumayo ka sa amin. Hindi namin dinanasa ang iyong mga lakad.
ini-ignore ng tao ang salita ng Diyos. Ano po? Hindi pinapansin, baliwala po sa kanila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa patuloy po, ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang ang makukuha namin kung kami sa kanya ay manalangin? Ganyan po ang kaugalian ng mga tao. Kapag hindi ka makinabang, Diyos na nga po itong kaharap. Pinalalayo pa ng tao. Nalulungkot ang ating Ama sa langit na ating hindi bigyang pansin ang kanya pong mga salita. Pinabaliwala po natin ang kanyang mga salita. At ang gusto natin ay ang pakinabang lamang. Pansinin natin mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Aking pong natunghayan ang isang istorya sa buhay ng magandang na ospital. Siya po ay may edad na. Ang pagkakwento niya sa kanyang kwento ay noong siya ay matapos ng gamutin sa ospital, napakalaki ng bill ng kanyang babayaran sa ospital. Nang lumapit po yung doktor, sabi ng doktor eh, bakit kayo umiiyak, tatay? Dahil po ba sa kayo ay malaki ang babayaran? Sabi po noong tatay, hindi po dok, kaya po ako umiiyak. Dahil ngayon po lang nalaman kung gaano ko kamahal ng Diyos. Sa edad kong ito, kung pinayaran ko yung hangin na aking nilanghap, na napakamahal na aking babayaran sa ospital, ay kulang pa ang buhay ko para ibayad ko sa Diyos. Pansinin natin ito, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Kung walang Diyos, napakahirap na walang hangin. Sa bahay, ang patay lang ng elektrikan, magreklamo na yung aking tulad. Ang ilikan. Mainit. Talaga pong painit ng painit ang mundo. Dahil napag-aralan po natin ang nangyayari ng palatandaan ng pagbalik ng ating Panginoon. Na ang ating Panginoon ay malapit ng darating at nangyayari na po ang mga palatandaan. Nangyayari na po. Nangyayari na ang global warming at napag-aralan ng mga siyentista na ang iba't ibang nangyayari dahilan sa climate change na tinatawag. Dahil malapit na ang ating pagbabalik ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy natin pong alamin pa ang mga bagay kung bakit tayo nawawala ng panahon sa Diyos. Nasulat po ng ating kapatid na si Jeremias. Sa Jeremias sa is Jesus. Ganito po ang sinasabi. Kanino ko magsasalita? Magbibigay ng babala upang sila'y makinig. Kanilang mga talinga ay nakapinig at hindi sila makarinig. Narito ang salita ng Panginoon sa kanila ay kadustaan. Ito'y hindi nila pinaluluguran. Pansinin po natin ang sinasabi ng pangaral ng ni Jeremias. Kanino daw siya magsasalita? Magbibigay pa ba upang sila'y makinig? Dahil nakapinit yung tainga. Ito po yung nakalulungkot na kalagay ng tao na pag ang salita ng Diyos ang sinasabi ay korni na sa kanila. Hindi na nila ito pinapansin dahil sila ay walang panahon sa Diyos. Walang panahon sa Diyos. Ipinigilig ang tayo sa pakipilig. Kagustaan sa kanila. Inaalipusta. Nangyayari po yan maging sa panahon ng mga apostoles ng ating pag-usip na sila ay sinasabihan ng masasamang mga salita dahil sa ating Panginoon. Dahil inignore nila ang salita ng ating Panginoon.
binataki ang tainga. No time for God. Walang panahon sa Diyos. Mantaki mo, napakamahal tayo ng Diyos. Kung hindi siya makakapaulan, kung hindi niya ito pinalapad yung ulap sa taas, hindi lalangit yung ating pakiramdam ngayon. Nakaprogram na po yung panahon na yan. Dahil minamahal ng Diyos ang ating kundong pinagalawa. Sa patuloy mga kapatid, ano pa yung ating pag-aaralan sa taong walang panahon sa Diyos? Pansinin po natin ang pangaral ni Timoteo. 2 Timoteo 4:3-4. Pansinin po natin ang sinasabi ng pangaral ni Timoteo dito. Sabi po ni Timoteo sa kanyang pangaral, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkaroon nila ng makakating tainga ay nag-iipon sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pag-inig sa katotohanan ang kanilang mga tainga. Mga minamahal, ang sabi po ng salita ng Diyos, tinatalikuran nila ang pakikinig ng katotohanan ng salita ng Diyos na napakahalagang bagay na dapat maalaman ng kanyang mga nilalang upang mapaglingkuran natin ang tunay at buhay na Diyos na ito. Talagang hindi po nila pinapansin. Tinatalikod sa pakikinig ng salita ng Diyos. Minsan ako'y nakakapanood ng mga bagay na pag lumalapit sa bahay-bahay ang nangangaral salita ng Diyos, agad ito pinaalis at ayaw mapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya ito, isa po ito sa mga bagay na wala tayong panahon sa Diyos. No time for God. Pansinin po natin mga kapatid. Sa sulat po na ating kapatid na si Malakias, sa Malakias 3:13-14, ang sabi po ay ganito, ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Ngayon may inyong sinabi, paano ka nagsalita ng laban, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos? Ayan. Pansinin natin, mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan. Nilapastangan nila ang Diyos, walang kabulan ang paglilingkod sa Diyos, sabi nila, anong pakinabang ang mapupala namin dyan? Na-encounter na po namin yung, kung bibigyan nyo kami ng bigas araw-araw, ay sasama kami sa inyo. Gaya po ng pangangaral ni na Pablo, Timoteo, Bernabe, ay ganun din ang nararanasan ng mga anak ng Diyos sa pangangaral. Hinukot yan. Sinasabihan ng sari-saring kasinungalingan. Pero ito po, ang Diyos ang nagbabantay sa lahat sa atin. Nakatingin po ang Diyos sa masasama at sa mabubuti. Nagpapaulan sa ganap at hindi ganap. Yan po yung sabi na ating Panginoon. Kapag pumatuloy, yan yung mga kahilan na ang tao ay walang panahon sa Diyos. Wala po. Mapasin natin ang parot-parito ng mga tao na
wala nang panahon sa pagsampa. Diretsong araw ang hanap buhay, last overtime sa gabi. Pinanapastangan ang Diyos na mandalalang na nagsabi, anim na araw na gagawin mo ang lahat ng gawain, pero sa isang araw ay pahinga at araw ng pagsamba sa akin. Mga minamahal na mga kapatid, kaibigan, yan po ang nakakalimutan ng mga tao na walang panahon sa Diyos. Nakalulungkot kung ang Diyos naman ang mawala ng panahon sa atin. Yan po yung mga bagay na nakalulungkot, natatamasahin ng mga tao. Pansin po natin sa sinasabi na kung tayo naman ay magkakaroon ng panahon sa Diyos. Sa Roma 10:17. Pansin po natin ang pangaral ng ating kapatid na si Pablo sa mga taga-Roma na ang tao ay magpasimula na sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Alam niyo po mga minamahal, mga kapatid at mga kabarangay ko, dito ako nagsimula. Dahil ang pananampalataya sa Diyos ay nanggagaling sa pakikinig. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi tayo makakapakinig ng salita ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo na ating pinag-aaralan ngayon, at ito po'y nanggagaling sa banal na kasulatan. Noong ako po ay nasa gawa pa ng laman, wala pa akong time. I have no time for God. Pero nung makilala ko ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon na po ako ng time na makinig sa kanyang salita. Lahat ng gawa ng laman ay nasa akin ngayon. Noon, nung wala pa ako kay Kristo. Binipulingit sa inyong kalaman, mga kababayan, taong ang mga panahon pa ng puso noon ay Radyo Pono. Ang plaka ay 45 at saka malalaking plaka. Yun po yung taon namin. Kilala ko na mga kaklase ko dito, abarkada ko dito, sa lahat ng gawain ng naman. Kilala ko naman. At yan po yung kasamahan ko. Ngayon mga ko'y nakapakinig na salita ng Diyos, napakinggan ko sa pamagitan sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, ay nagkaroon ako ng panahon na lumapit sa Kanya. Ito po yung gawa ng laman nung naroon pa ako sa gawain na laman. Basahin po natin ang pangaral ng ating kapatid na si Pablo sa mga taga-Galacia 5:19-21. Ganito po ang sinasabi. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ito po yung mga gawain ng mga taong nasa laman. Gawain ng makasanlibutang gawain. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapi, karunihan, kahalayan, pagsampa sa Diyos-Diyosan, pangkukunan, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili. Marami na pong makasarili ngayon. Ayaw na magbigay sa kapwa kahit napakayaman na niya. Lumalapit ang mahirap kapuspalad. Hindi man lang mabigyan ng kaunting pagkain. Ano po? Makasarili. Palaaway. Pagkakabahan-bahagi, sabi po dito. Pagkakampi-kampi. Pagkaingit. Paglalasing. Yan po yung laman na gawain ko ng araw. Kalayawan. Ang mga tulad nito, binabalaan ko kayo. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo kay Pablo na ipaniliwanag naman niya sa mga taga-Galacia.
Binabalaan ko kayo na ang lahat ng nagsisigawa ng mga gawa ng laman na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi pong sabihin, pag hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, hindi po tayo maliligtas doon sa kaarawan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos po ay nagmamahal sa atin ng lubusan. Tayo po ay minamahal ng Diyos. Tayo po dito sa nung matanggap po ng ating Panginoon, nagsimula na po akong magsaliksik dahil utos ito ng ating Panginoon sa Juan 5:39. Saan po sa Juan? Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kapag ang tao ay tumanggap na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay mamumuhay na nananampalataya sa ating Panginoong Jesus at nagmamasa, nagsasaliksik ng mga banal na kasulatan at inaalam na mayroon pala siyang buhay na walang hanggan. Kapag ang tao ay lumapit na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ano pong mangyayari? Malalaman na natin na tayo may buhay na walang hanggan. Kapag papatuloy sa napakagandang balita ng ating Panginoong Jesus sa ating pong malapit na pagtatapos. Sa John 3:16, ano po ang sinasabi dito? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang daling anak upang ang sinumang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan. Ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay ng kaligtasan at maliligtas. Maraming tatanong, ano ba yung kaligtasan? Dahil ang Diyos ay mapagmahal na Diyos, ito po ang sabi para ating patuloy na malaman yung tayo'y walang panahon sa Diyos. No time for God. Ano po? Sabi po sa 2 Pedro 3, ganito po ang sinasabi. Ngunit sa pamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ayan. Ang ating pong mapagmahal na Diyos, iniingatan po niya itong ating mundong ginagalawang ito. Minamahal ng ating Panginoong Diyos ang mundong ginagalawan natin ito. Bakit po? Dahil sabi sa patuloy, subalit hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba. Kasi sabi kayo ng sabi na darating ang Diyos, hindi pa dumarating hanggang ngayon. Tumanda na yung lulot ng ako, namatay na yung nanay tatay ko, hindi pa rin dumarating ang ating Panginoong Diyos. Ganyan po ang mga sinasabi ng mga tao. Hindi naniniwala ng may darating na Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pangaral ni Pedro, hindi siya mapagpaliban, kundi hindi na ibig na sino man ay mapahamak. Ganyang kamahal ng Diyos ang tao. Hindi niya maibig na mapahamak ang Diyos, ang lahat ng tao. Kundi ang lahat ay magsipagsisi.
Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap ay matutupok sa apoy. At ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong uri ang pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay sa pagiging makadiyos? Nahihintay ang pinagmamadaling pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunay sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Saan po sa pagkawakas na pangaral ni Pedro? Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dumis at walang kapintasan sa pamilya. Yan po ang ipinahahayag, ipinangaral ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga alagad na para ang lahat ng tao ay maligtas sa araw ng paghukom ay inuutusan niya ang kanyang mga alagad na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa huling talata po na babasahin, para tayo magkaroon ng panahon sa Diyos. Kasi ang ating pong pinag-aaralan, no time for God. And what if God has no time for you? What happened to you, mga kapatid? What happened to us kung tayo hindi magkakaroon ng panahon sa Diyos? Napakasarap mabuhay dito sa mundong ibabaw. Lahat, tinatamasa natin kayamanan, salapi, tahanan, petisyon. Pero ang pinakamalungkot sa tao ay wala tayong panahon sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Pero tayo lang tao ang hindi nagbibigay galang sa Diyos. Para tayong mga pansinin natin yung mga walang galang sa anak. Meron akong nakita nung ako'y namamasada. Aking pong dahil ako po'y kasapi dito sa kota ng Isaw. Ang aking pasahero ay meron po silang magulang dadali namin sa ospital. Magulang na po niya yun. Abay, parang ayaw niyang buhatin. Ayaw niyang paglingkuran ng kanyang magulang. Dahil wala na bang pakinabang? Wala nang maaasahang tulong sa magulang? Hindi na niya binigyan ng panahon ng pagmamahal ang magulang? Hindi niya naisip nung siya'y bata, pinaglingkuran siya ng kanyang magulang. Minahal, pinagpuyatan, binugasan ng katawan, pinagtitimpla ng gatas para mabuhay at lumaki. Nang tumanda na ang magulang, hindi na binigyan ng panahon. Bahala ka ng nanay, dito ako, magpaparoon pa rito ako. Bahala ka sa katulog namin. Bahala ka kumain, mag-isa ko dyan. Ano po? Nakakalungkot po sa ating magulang iyon, mga minamahal na mga kaibigan at mga kaparangay. Nakakalungkot po. Lalo higit sa ating Diyos, na kung tayo mawawala ng panahon sa ating Diyos, nalulungkot po siya. Kaya ang panawagan po ng ating Panginoong Diyos ay sa Sipanyas 2:23, ito po ang sa huling talata po natin babasahin sa ating pagkatapos. Ito po ang sinasabi sa Sipanyas 2. Bago ang utos ay lumabas, ang araw ay dadaang parang ipa. Bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang araw ng poot ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mapagtumuba sa lupain, na sumusunod sa kanyang mga utos. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kapakumbabaan, maaaring kayo'y maitago sa araw ng poot ng Panginoon.
mga kapatid at mga minamahal na mga kaibigan ko, tayo po ay dinatawagan ng Diyos. Kung napakinggan ninyo at naabot kayo ng tinig na ito, kayo ay pinahata ng papalita ng ating Panginoon na magkaroon ng panahon sa Diyos. Magkaroon ng tamang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. At kami po ay muli nagpapasalamat sa ating mga minamahal na mga kababayan at mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy po tayong mag-aralan ng banal na kasulatan. At amin po muli kayong inanyayahan sa susunod po namin pag-aaral. Salamat po sa Diyos at sa ating pong lahat na naabot ng pakikinig ng mga pabalitang ito ng katotohanan. Pamamahayag sa mga sakyan ng Panginoon na tungkol po sa if man has no time for God, what if God has no time for man? So yun po, at po na ito ngayon na napakalaga ang paglingkuran ng Panginoon. So sa pagkatapos, tayo po muna ay makinig sa isang handog na awit mula po sa ating pong kapatid, Evangelist Jameson Lusa.
po yung manalangin. Mapapala at mabagay namin po sa Antonio Moy na sa mga langit. Salamat po banal sa mga house nito na ihayag ang inyong pong mga salita. Nawa Panginoon, tulungan ang mga nanang sa dami nito na magkakaroon sila ng panahon para sa inyo sapagkat napakalagat na iyo pong pagkikisama sa tao sapagkat ikaw po ang nagmayari sa inyong mga buhay. Ikaw po ang nagbibigay sa lahat ng mga bagay, sa lahat na meron kami. Kaya salamat Panginoon sa pagayag sa inyong kalupan na way ang bawat isa ng mga salita nyo napakinggan, manahan sa mga kusipisipan, maging gabay, kapag kami naging kayo sa inyong pagpalito. Ang lahat ng ito kami pinasalamatan ng matanggap sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, sa tayong pagkakas. Amen. Bye-bye!